nagbabagang at nakakagulat na balita Pilipinas. Kamusta? Narito ang balita ng Warik TV, sinabi ng Anakalusugan Party-list Rep. Mike Defensor nitong Lunes na ipinamamahagi niya ang veterinaryo na gamot na Ivermectin sa mga pasyente ng COVID-19 at mga matatanda sa lungsod ng Quezon sa kabila ng mga babala ng Philippine Food and Drug Administration (FDA) sa mga hindi autorisado paggamit ng produkto. Sinabi ni Defensor sa Facebook na uunahin ng kanyang tanggapan ang pamamahagi ng veterinaryo na gamot na ginagamit laban sa mga worm infestation at parasites sa mga hayop, sa mga may sakit at matatandang mamamayan sa lungsod. Ang World Health Organization, WHO, European Medicines Agency, at ang US FDA ay nagbabala laban sa paggamit ng ivermectin laban sa COVID-19. Sinabi ng tagagawa ng ivermectin na si Merck na walang batayang pang-agham na ipinapakita na ang anti-parasite na gamot ay epektibo laban sa COVID-19. Nang paglaon ay nilinaw niya na ang may race ata lamang para sa ivermectin ang makakatanggap ng 1,000 supply. Dapat mayroong kasamang race ata dito. Paano ito dapat kunin at ang halaga batay sa timbang? Para sa mga may sakit sa COVID, mayroon ding isang protocol, sabi ni Defensor. Sinabi niya na ang mga capsule ay gagawin sa parehong pasilidad na gumagawa ng pangkasalukuyan na gamot na ivermectin para sa mga tao. Sa compounding lab na rin. So pag may nagpalista gagawa, yung lab. Yung FDA approval is to register your brand, he said. Pero ivermectin ay hindi mahirap gawin. Kahit na ang YouTube ay mayroong isang video dito. Yan nga point ko, ivermectin ay ibinigay bilang isang donasyon para sa pagkabulag ng ilog at iba pang mga sakit na parasitiko, inaangkin niya. Nung nag-expire ang pagmamay-ari na karapatan ni Merck, wala na halos nag-produce. Ngunit nasa form ng gamot namin at ang kailangan lang nilang gawin ay subaybayan ang mga tagagawa sa halip na patayin ang inisyatiba na maaaring makaligtas sa buhay ng mga tao. Sinasabi ko na baka maging bula sa pananaw ng US FDA ngunit batay sa mga clinical na pag-aaral at pagsusuri ng mga dalubhasa at siyentipiko. Maaari nitong mapabuti ang pagkamatay ng kamatayan ng 76%. Eh kung ligtas naman at baka makatulong eh bakit nila haharangin, Defensor also said. Si Defensor, na nagpositibo sa COVID-19 noong nakaraang buwan, ay nagsabi na natanggap niya ang paggamot sa ivermectin. Maghahain daw siya ng resolusyon sa kamara upang magsagawa ng pagsisiyasat sa paggamit ng ivermectin para sa mga tao. Kailangan nating marinig ang mga dalubhasa lalo na ang DOH at ang FDA bilang mga ahensya ng pagkontrol sa bagay na ito at tanungin kung bakit ang kakayahang umangkop laban sa ivermectin. Kinuha ko ang ivermectin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nakatulong ito kasama ang iba pang mga med at kinuha ko ang mga bitamina. Ngunit negatibo ako para sa COVID-19 na virus ngayon at iyon lang ang mahalaga, sabi ni Defensor. Bukod kay Defensor, ang iba pang tinig na tagapagtaguyod ng ivermectin sa kapulungan ng mga kinatawan ay sina Deputy Speaker at Bagong Henerasyon Party-list Rep. Bernadette Herrera at 1PACMAN Rep. Enrico Pineda. Nakasama ang anak na aktor na si Enzo Pineda, ay dating nagpositibo sa COVID-19. Gumaling na ang findas. Paulit-ulit na pinayuhan ng Philippine FDA ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng ivermectin veterinary products laban sa COVID-19. Disclaimer, some images and video clips that I used this vlog are not mine. For educational purposes only. Thank you.